So welcome nga mga idol sa ating video ngayon at sa ating balitang NBA. Pag-uusapan natin ngayon, ito nga si Josh Hart dahil mukha nga matapos ang kanyang mahabang free agency. Sa wakas nga ay may NBA team na nga nag-offer ng kontrata sa kanya. At yun nga mga idol ang kanyang team din na New Orleans Pelicans. Inoferan niya siya at expected na mag-sign ng 3-year $38 million para nga mag-stay sa kanyang team na New Orleans. Ito ang si Josh Hart mga idol ay napaka-solid na player para nga sa Pelicans. Magaling dumepensa at may tira sa labas. Nag-average nga siya ng 9 points per game, 8 rebounds, tapos 2.3 assists. 6'5 lang yung height nito pero nag-average nga siya ng 8 rebounds. At yan nga ang palatandaan mga idol na itong si Josh Hart ay talagang hustle player. Inibigay niya ang 100% every possession. So congratulations nga sa kanya at sa kanyang bagong kontrata. At para sa ating next balita, isang ang player ang ninaawa ng malaking halaga ang Los Angeles Lakers. Pero mga idol, linawin lang natin, hindi ito yung literal na nakaw dahil eto ang si Lou Alding ay nag-sign ng 4-year $72 million sa Los Angeles Lakers. Pero alam nyo ba, 57 games nga lang ang kanyang nilaro sa lahat ng 328 games na dapat niyang laruin sa Los Angeles Lakers. Nag-sign kasi siya ng 4-year na kontrata. At alam nyo ba mga idol, hanggang ngayon ay binabayaran pa nga rin siya ng Los Angeles Lakers kahit nag-retire na nga siya ng taong 2019 dahil in-stretch nga yung napakalaking kontrata niya, parang hinati-hati ng Los Angeles para nga hindi masyado silang mawala ng budget pagdating sa free agency. Kaya at hanggang ngayon mga idol ay binabayaran pa rin itong si Lou Alding ng Los Angeles Lakers at matatapos ito sa taong 2022. At para nga sa ating panghuling balita mga idol, tungkol ito sa coach ng Golden State Warriors na si Steve Kerr. Dahil mukhang may pangamba nga siya about sa tsansa ng Golden State Warriors sa championship. Dahil natanong nga siya about sa championship chances ng Golden State. Ang sinabi niya nga ay mahirap pa nga daw yan sukatin ngayon dahil nga daw makakaharap pa nga daw nila ang malalakas na team sa Western Conference. Sabi niya, "We are against the rest of the Western Conference. Obviously, there's a lot of great teams. Kagaya na lang ng unang-una ang Los Angeles Lakers, ang Los Angeles Clippers, ang Utah Jazz, ang Phoenix Suns, Clippers, Blazers at marami pa ngang iba." So mukha nga itong si Steve Kerr ay medyo natatakot at nangangamba nga about sa tsansa ng Golden State na mag-champion. Pero sa tingin ko nga mga idol, kapag itong Golden State, itong si Klay Thompson at lahat ng player nila ay healthy, ay kayang-kaya nilang makipagsabayan sa malalakas na team sa Western Conference at pati na rin sa Eastern Conference. So yan nga ang ating aabangan mga idol, ang pagbabalik ni Klay Thompson at ang pagbabalik na din ng team nga ng Golden State Warriors bilang mga title contenders. So yun nga mga idol ang ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod pa nating mga balitang NBA. So yun lamang, maraming salamat muli. Bye!